maligayang pagbabalik mga kabayani. Kung first time ka lang sa aking channel, ay paki-click lamang po ang subscribe button at post notification bell para lagi kang updated kung mayroon akong na-upload ng mga video. Maraming maraming salamat po. Hello mga kabayani, kamusta po kayo dyan? Lagi po tayong mag-ingat sa lahat po ng oras kung saan man tayo pupunta, lalabas. Lagi po tayong magdala ng ating mga PPEs o gloves, alcohol, mask. Lagi po mag-pray, lagi po positive. Isipin natin yung mga bagay na papasaya sa atin, maging malakas. And siyempre, ang pinaka the best dyan is tuwala ka kay God, lagi mong pray. Yun po mga kabayani, usapan po natin ngayon ang tungkol po sa passport application, renewal at extension. Yun po mga kabayani. Along dito na po sa Kuwait, marami pong katanungan, marami pong mga hinaing ang ating mga kababayan na mahirapan po ang passport employment. At sa wakas po, yan po good news dahil po lang sa kautosan mismo ni CDA, no, soon to be Ambassador of the Kuwait, Norden Pinusina Lumundot, Her Excellency, pinag-utos niya na po na ang passport appointment ay magkakaroon na po ng bagong sistema. Ito po yun na ay lahat po ng passport na gustong mag-renew ng passport ay kukunin po lahat nila yung data. Pag naipasa na po lahat doon, kukunin po nila lahat ng data. Ang gagawin po nila ay priority po ang mga malalapit na nag-expire o nag-expire na ang mga passport. Validity, ganun din po ang yung mga kama or visa. Doon po nila titingnan kung sino po yung mga kailangan na bigyan. At yun po ang unahin nila sa list. Mag-fill up po kayo sa website. Ilagay po ang inyong passport, right? Passport data page. Nakagay po doon. At saka inyong front civil ID. Fill upan po ninyo ang nandun sa website. At saka ninyo i-submit. Narito po at tunghayanin niyo po ang aking video. Sundan niyo po, ito po ang aking gabay sa mga hindi po alam kung paano mag-fill up. So ayun nga po mga kabayani, sundan niyo po ang aking gabay kung paano kayo makapunta sa website ng passport application. Para makikita po ninyo ang link, pumunta po kayo sa FB page ng Philippine Embassy Kuwait. Doon po sa latest post nila, doon po yung link. I-open nyo po ang link na yun. Pupunta na po kayo mismo sa kanilang website. Yun po, scroll nyo lang po. Makikita nyo po yung link. Yan po. Yan po ang link. ppbit.ly/kuwaitpeappointment. I-touch nyo po yan. Yan po, scroll nyo lang po. Kung inyo pong mapapansin ay may passport priority system na po. Ayan na po ang bagong sistema. Yung mga expire na at saka mag-i-expire na, sila po yung mauuna tawagan. Kung dati po ay kayo ang mag-appointment, ngayon po ang nangyayari ngayon is sila ang magbibigay ng appointment kung sino ang pwedeng pumunta sa embahada para mag-renew na. Base po doon sa bagong sistema po nilo. Ayan po, email address, kailangan po ninyo ilagay po ninyong sakto na email address. Ang next nyong ilalagay ay yung surname, inyong apelyido po ang ilalagay nyo. Sundan nyo lamang po ang aking gabay. Ang sunod po nyong ilagay inyong pangalan. Dapat po correct spelling po kayo lahat ha, para hindi po magkakamali lang.
Lagay po ang passport validity. Halimbawa sa akin ngayon is June 23, expire na. Yan. And sa AdFile po, dyan mo ninyo ilalagay ang inyong passport page. Yan. Halimbawa, kumuha ka doon kung saan po yung passport mo. Yon. Kung tapos na po kayo mag-upload na inyong passport page, ang nakalagay po ay inbound. Ganun din po sa front ng civil ID. Nakalagay po ay inbound. Tapos pindutin nyo po ito na maliliit na box. I-check nyo po yan. Yan yung tatlo na yan. At pindutin na po ang submit. Ayan po. Hintayin po ang reply sa inyo. Yan po ang reply po pagtapos na po. Thank you. Your response has been recorded. Ayan po. Ang mangyayari po ngayon ay hintayin nyo na lang po ang tawag po sa inyo kung kailan po kayo papuntahin ng imbahada para sa inyong passport appointment. Mayroon naman pong instruction po sa inyo niyan kung kailan na kayo pupunta. Dahil natanggap na po nila ang inyong ang detalye. So sila ngayon ang magbibigay sa inyo ng appointment. Para naman po sa requirements ay nandun po sa website. Scroll nyo lamang po at makikita nyo yung link. Doon ninyo makukuha yung application form. Ida-download din po niyan at pilapan ninyo. Yan. 8 a.m. to 12:30 p.m. Releasing is 1 p.m. to 2 p.m. Yan, scroll nyo naman po, makikita nyo na ang passport requirements. Yan, renewal. Duly fill out passport application, original passport, photocopy of passport data page, photocopy of Kuwait's residence visa. Ayan po. Bago mag 1 year, kailangan ma-renew nyo na use Black Ink. Kung kayo ay kinatawagan na para sa inyong appointment para pumunta sa embahada, ihanda po ang inyong insaktong pambayad. 19.5 KD po sa passport plus kung kayo man po ay mag extension ay kung kasama ang renewal ay 26 KD po. Ang hindi po sa iba kasi ang alaman nilang iba is 19.5 sa renewal, 26 KD sa extension. Hindi po, renewal at extension ay lahat po yan ay 26 KD. Yan po, dala po kayo ng insaktong pambayad para po wala pong abala na. So yan po, sundan niyo po ang aking video. Nga bye para po sa inyong lahat. Maraming salamat po mga kamayani. Lagi po tayong mag-ingat at stay positive. Naman lang po.